Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga pedestrian at siklista ang road sharing project na sinubukan kahapon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May news to go si Rida Reyes. Hindi na lang sa mga sasakyan, kundi maging sa mga siklista. Binuksan ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Malayang nakakapagbisikleta sa outermost lane ang mga siklista, habang nagsilbing pedestrian naman ang katabing sidewalk. Kung may road sharing o tamang hatian lang daw kasi sa paggamit sa kalsada, tsak na malaki ang mababawas sa trapiko dahil mas marami ang maiinganyong maglakad o magbisikleta na lamang. Babaguhin natin yung paano natin gamitin ang kalsada. Ang kalsada hindi ginawa para sa sasakyan lamang. Ginawa para makagalaw ang tao. Remember, only 1% of the Filipino people own cars. Alinsunod sa road sharing project, hahatiin ang kalsada hindi lang para sa mga public at private na sasakyan, kung hindi maging sa mga pedestrian at nagbibisikleta. Suportado ito ng MMDA at LTFRB. Engineering, yung pinag-usapan natin segregated lane, and then education and then enforcement. Dito po kami sa education na to situate ng ating mga public utility drivers, lahat po, pati mga private at mga motorists at ang ating mga mananakay, ay talagang susunod doon sa disiplina. Kailangan po natin ng disiplina sa danya. Lahat ng kalsada, delikado. Nasa ano lang yan eh, road segregation, yung tamang pag-aayos ng kalsada. I-share nyo po ang daan sa amin. Lahat po tayo ay may karapatan para sa kalye. Pero hindi lahat pabor sa panukala. Ilalagay lang daw kasi nito ang libo-libong siklista sa panganib kung makikipagsabayan ito sa mga sasakyang nagsisiksikan na sa kalsada. Gaya ng nasa 200 kapwa nila siklista na walang kalaban-labang nasawi matapos mahagip sa kalsada. Ang siklista, walang laban niya pag tinamaan ng isang truck ng basura. Gumastos na ng 388,080 pesos. Ang ating gobyerno noong December 4, 2012, nung nilaunch ang bicycle lane sa Commonwealth, siya ay protected, elevated, segregated. Bakit hindi yun ang ginamit sa exercise na to? Panawagan nila sa pamahalaan, maglaan ng tunay na bike lane sa lahat ng kalsada na malayo sa kapahamakan. Rida Reyes, GMA News.